pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumulimot, Ama mo'y ihulog, Panginoon, na pasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, Ama mo'y iulog. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang anim na araw ng ating pagnonobena para sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami ay maging dalisay upang kami ay maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Israel sa Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo magkasakit o magdaras ng hirap, siya na inyong duro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim, upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis.
Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muo, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayon. Parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon. O kay buti ng umawit at magpuri sa atin Diyos. Ang pagpuri sa Kanya'y tunay na kalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik at Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yao mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Panginoon aming hukom, haring nag-uutos ngayon, kaligtas ay iyong ihatol. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan
ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ito po yung naging huling paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na pinagkalooban niya o binigyan niya ng kakayanan at kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Nung panahon ni Jesus, nung panahong ikinukwento ang ating ebanghelyo, marami ang mga taong lumalapit at sumusunod kay Jesus dahil sila ay nangangailangan. Nangangailangan ng pangaral, nangangailangan ng aral, nangangailangan ng paggabay, nangangailangan ng kagalingan, at kung ano-ano pang mga pangangailangan nila. At lahat sila pumupunta kay Jesus. Kaya nasabi ni Jesus na sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa sa kanyang anihin. Ito yung dahilan kung bakit pinagkalooban ni Jesus ang kanyang mga alagad ng kapangyarihan para makatulong sa iba. Maraming tutulungan, pero kakaunti ang makapagbigay ng tulong. Kaya pinagkalooban ni Jesus ang kanyang mga alagad, biniyayaan ang mga alagad para makatulong sa iba. Tayo po ngayon ay nasa huling buwan na ng taon. Maganda po na sa panahong ito, balikan natin yung mga bagay na natanggap natin mula sa Diyos. Yung mga bagay na tinanggap natin ng walang bayad. Yung mga bagay na ibinigay sa atin o kahit hindi natin hiningi pero ipinagkaloob. Bukod sa magpasalamat, isang hamon ang magbigay naman dahil tinanggap mo ng walang bayad, magbalik loob ka ng wala ring bayad. Marami sa atin ang pinagkalooban ng ganito, no? Maaari yung iba sa pamamagitan ng lisensya. Oh, maraming naging doktor, maraming naging engineer, teacher, o kaya nurse. Meron naman iba, no? Pinagkalooban ng magandang profesyon, ng talento. Lahat ito, biyaya. Biyaya kasi tinanggap natin ng walang bayad. Oh, kahit yung mga politiko, yung kanilang posisyon, yung ating tiwala sa kanila, tinanggap nila ng walang bayad. Tama ba? Yung mga nagbayad para magkaroon ng posisyon, yung mga nagbayad para makatanggap ng boto, hala, lagot tayo. Dahil sa huli, tayo ang magbabayad.
Ha? Kaya tingnan natin maigi, no? Yung mga yon, no? Tayo ang magbabayad. Pero yung mga tumanggap ng walang bayad, ang hamon, magbalik. Magbalik naman ng walang bayad. Kaya nga ang paalala, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ngayon po ay itim na araw na po ng ating pagnonobena para sa dakilang kapistahan ng Imakulada Konsepsyon. Alam niyo po, kahit ang mahal na ina, nagbalik loob. Ay, hindi. Nagbalik kaloob. Iba pala yung balik loob. Balik kaloob. Yung mahal na ina, isang ehemplo ng pagsasabuhay ng paalalang ito ni Jesus. Yung siya yung tumanggap ng isang napakalaking biyaya. Isang biyaya na bukod tangi sa lahat. Isang biyaya na hindi lang pansarili. Hindi lang pansariling kapakinabangan, kundi pangbuong sanglilikha. At ito yung biyaya ng pagiging ina ng anak ng Diyos. Tinanggap niya ito ng buo at walang bayad. Kaya naman, ang pagbabalik niya ng kaloob na ito ay buo din at walang bayad. Ibinigay ng mahal na ina ang kanyang buong sarili. Hindi naging madali dahil maraming pagkakataon ito'y nagpasakit o nagpasakit sa ating mahal na ina. Pero di ba, yun naman po talaga ang tunay na pagbibigay, yung makaramdam ka ng sakit dahil sa pagbabahagi. Yung makaramdam ka ng kirot dahil ikaw ay nagbahagi. Kaya nga, yung malasakit ay isang mataas na uri ng pagbibigay. Yung malasakit, yung nagbibigay ng kusa. Diba? Yun ang ibig sabihin ng malasakit. Yung nagbibigay ng walang kapalit. Yung salitang malasakit galing sa dalawang salita. Mala at sakit. Mala, ibig sabihin, parang. Diba yung ginagamit natin yung salitang yan sa ganito? Yung mala pagong lumakad. Ha? Parang pagong lumakad. No? Mala, parang. Yung sakit, pain. No? Sa English, pain. Kaya yung malasakit, parang sakit. Parang may sakit. Yung makaramdam ka ng sakit, kaya ka tumulong. Kaya ka nagbigay. Di ba ganun yun? Yung naawa ka doon sa tao at parang kinirot yung puso mo. Kaya ka nagbigay. Ganun yung malasakit, mataas na uri ng pagbibigay dahil nakaramdam ng kakaibang sakit. Ito po yung paalala sa atin at aral ng ating ebanghelyo. Dahil ikaw ay tumanggap ng walang bayad, magbigay ng walang bayad. Kaya sa lahat ng mga nabiyayaan, na pagbigyan at dininig ang kanilang kahilingan. Bekenemen. Sabihin mo, bekenemen. Ano ibig sabihin nun? Baka naman pwede kang magbigay. Baka naman pwede kang magbalik kaloob. Baka naman tayo naman ang inaanyayahan at iniintay na magbigay. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyong kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumaong naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming iniyahain sa iyong dambana bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kalinis-tinisang pagdilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya. Sa pagkasangkot, sa pagsuway ng tanan, kami mga sumasampalataya sa iyong kalooban sa kanya
ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hindi mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng Kabanal-Banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ngayon, iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparitong mong anak na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiupo, tayo po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa iyip ng hangin.
ating liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasan'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno,
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati